Dito lang sa ating baro galing yan si Manalo. Ano may tuturo niyan sa atin na hindi pa natin alam? Oo nga. Ginugol lang niya paniniwala natin. Pati pagdarasal natin sa mga santo, tinutuligsa. Bawal daw sa Biblia. Pag sumapi ka raw dyan, bibinyag ang kauli. Ako eh, dapat pala itong si Bekto ang sumama dyan. Para pag nabinyagan eh, mapalitan ang pangalan! Sandali. May naisip ako. Sa mga katuwid, ang anak ng Diyos, si Kristo mismo ang nagtuturo sa atin kung sino ang iisang tunay na Diyos. Yan ay walang iba kundi ang Ama. Ang nag-iisang Diyos na nasa langit. Ngunit ano nga ba ang likas na kalagayan ng Diyos? Tulog ba yun? Tulog ba yun sa atin? Ano ba galing yun? Ayun! 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 Sigawan sila! Sino ba ang mga yun? Serapio, ikaw pala yan. Sige na, huminga ng tawad. Sige na, huminga ng tawad. Hindi na kailangan. Ang mahalagay na himok mo si Serapio na makabalik dito para makapakinig ng aral. Mabuti pa't bumalik na kayo sa ating mga pwesto at ituloy na natin ang pag-aaral. Pakibigyan nga ng upuan si Serapio at ang kasama niya. Halika, maupo kayo. Kamanalo. Serapio, nagagalak ako at nakapakinig ka ng aral ngayong gabi. Sana makadalo ko ulit sa susunod. Patawarin mo ako, Peles. Serapio, kung ang kapilyuhan mo nagdala sa'yo dito para makapag-aral, sino ba naman ako para usigin ka? Maraming salamat, kapatid na Manalo. Maraming salamat din at binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na kumatok dyan sa puso mo. Dadala ko ulit bukas. Kahit araw-araw pa. O sige, mag-ingat ka. Salamat. Mga kaibigan, itong iglesia pong aming ipinaglilingkod sa inyo ay nasa salig ng lubos sa Biblia. Ganyan din po kaya ang inaaniban ninyong iglesia? Habang may oras pa, ay itigil na po natin ang maling pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Dito po yan! Kapatid Manalo, pwede ba namin habulin yun? Pakaabutan pa namin, kapatid. Mga kapatid, huwag natin papatulan ng mga nangungusig. Huwag kayong makikipag-away. Lagi niyong tatandaan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung siya na ating Panginoon ay pinag-usig, tayo ng mga kanyang alagad ay hindi makakaiwas na pag-usigin dahil sa pagsunod sa kanya. Yun ang mga mangungusig. Ngunit wala tayong ginagawa masama.